1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masyadong mainit ang both teams. Good luck sa kanila. Now, we will now proceed sa ating banning, mga brother. Tingnan natin. Support your teams. Share the live. Alam nyo na, mga brother. So, ayan. First pick dito will be the team IMBA Zambales. And second pick will go to the side of SRB. So, first ban coming from IMBA Zambales would be the PNK. And then, we have here the link. Ayaw nila ibigay yan. Alam nila ang capability. Kasi kilala dito ni Tame si Brent. Kasi tropa natin yan. Pero we have here, makikita nyo, ang setup lagi ng ang ginagawang setup dito ng IMBA Zambales so far is 1-2-2. Just 1-2-2. Hindi sila nagwa 1-3-1. They always go for the Atlas, the Bruno. Then we have the Esmeralda. As long as open ang Esmeralda, they will go for the Esmeralda. Kaja, ganon, mga brother. Yun ang mga heroes na mostly pick so far dito ng team IMBA Zambales. And they don't fucking care, mga brother, kung sino humarang sa kanila. They want the match to be finished as soon as possible. I changed the team names. Ay, sorry, ma'am. Oo nga, no. Shit, nakana kasi nagmamadali itong mga hype natin. Ano ito, puta? Ito na. Sabihin ko, bagalan nila, no? Bagalan nyo nga. Kasi usually, ginagawa ko, nagbabago ko kapag ano na, abang nag-checking sila. Ngayon naman, gusto nila, game agad. So, perang-pera na sila, mga brother. So, first pick will now be the, Yan. Teka lang, ha. Mamaya ako di-discuss yan. Sa loading pa. Oh, yan. Fucking shit, man. Kahapon, gusto na nga ng off-live neto ng Team IMBA Zambales. Matuloy lang, no? Gusto nilang umabante na. Ganon sila ka-confident. Ganon sila ka-sure, mga brother. Sabi ko, hindi. I-live natin, man. Gusto ko nung makita ng teams, ng ibang teams, yung capabilities nyo. Diba? Maraming salamat, Ma'am Mizzy, ha. Shoutout kay Ma'am Mizzy Lim. Ayan. Ayan, binabago na natin lahat. Your team is banning. Lahat binabago na natin, mga brother, ha. Teka lang. Guys, ha, best of 3 ito, mga brother, so. Ayan, nabago ko na lahat, mga brother. Wala nang kaba kung ano man mangyari. Ayan na. So, yan. So far, mga brother, sa drafting natin, we have on the side of the team IMBA Zambales, we have the Esmeralda, I'm sure. And we have Tamos and Hisoka. Problema to, mga brother. Dre, yan sa Tamos. Gaya nga lang sabi ni Brent sa akin, don't give Tamos to Dre. Dre was, last season was a top global Tamos. So, don't give Tamos to Dre. Pero ito, binigay nila. They don't know the capabilities of Dre using the Tamos. Ngayon, makikita natin ulit, mga brother. Then, on the side of Team SRB, mga brother, we have here the Kaja, good pick. Atlas, good pick. And then, the Hellcurt, another good pick, mga brother. So far, maganda mga pickings nila. And we have Uranus for the sustain lane. Depende na lang kung ipapanan nila to. Pero I'm guessing this will be a side lane Hellcurt. And inunahan na nila sa Atlas si brother Hisoka, kasi alam din ng team SRB kung ano ang lakas na meron si brother Hisoka using the Atlas. And you saw that yesterday, halos lahat ng setup niya tumama. Alam ko lahat tumama, wala siyang miss sa kanyang fatal links. Ganong kalakas si brother Hisoka. So ayan, mga brother, we have another 1-2-2, another same shit, mga brother, as what they did the other day, mga brother. We have here Brent using the Bruno, then protected by Shan using the Valier. Then we have Supremo, mid laner, 1-2-2, since naka-retry din siya, diba? This is a 1-2-2 setup together with brother Hisoka and Dre as an offlaner dito, mga brother. So, tignan natin na, Harita,
Esmeralda can is a good counter on Harit, pero depende pa rin sa galaw. No, depende sa laro kung paano niyo i-execute dyan. So we have here another Kimi. Tingnan natin. I'm hoping Kimi will be a good pick for them. This one is Kimi is a dependent rotation dependent hero, mga brother. So pag hindi magandang rotation nyo, Kimi won't be viable. Kimi isn't good, mga brother. Kapag hindi kayo nakatake down objectives mostly the turrets, 'di ba? Hindi kayo naka early turtle, early turrets, hangga't wala kayong map control. Pag kayo na map control using the Kimi, mahihirapan kayo, mga brother. I didn't say na talo kagad kayo, pero mahihirapan kayo using the Kimi, di ba? Dapat yan, aggressive yan. So, mga brother, we'll now go to the loading screen and let me introduce to you the teams. So, we have here on the blue side, mga brother, Team IMBA Zambales, Sean for the Valier, Dre for the Tamus, Hisoka for the Kufra, Vren for the Bruno, and Supremo for the Esmeralda. And for Team SRB, we have here Tames for the Uranus, Lacto Bacillus for the Atlas, Gab for the Kimi, Error Free for the Kaja, and then Paul for the Helgert. So, tingnan natin mga basing lang, sa pagtingin ko lang sa team camp nila, mga brother, pwede rin naman mag 1-2-2 setup dito ang Team SRB with the Helgert and then the Kaja sa blues red side. Then we have mid lane Kimi together with the Atlas, then off lane ang Uranus. So pwede rin yan, pwede rin mag 1-3-1. So pero malugi ang Helgert kapag 1-3-1, kawawa yan, hindi yan uusbong, mga brother, maniwala kayo dyan. Pero eto na, mga brother, we will now go to the land of LOL. So ayan na, naka-stack up dito si brother siya na. So tingnan natin, mga brother, dito. So medyo ano to, kakaiba. So this is a 1-3-1 ba? Parang 1-3-1, mga brother. Ay, then. So, ano lang, nag-change na yan. Nagkagulo. Tingnan natin, mga brother. Anong goal? Post ba yan, mga brother? Good luck. Diba? Good luck. Diba? Ganyan ba si Cez? Kakaiba ka na, pre. First blood? Oh, my. Hindi ko napansin yung mga brother, ha? Dahil, nilito ako ni Tames. Tames using his diversion tactics, mga brother, just to keep me looking at the screen. Pero ito, na-take nila si Brother Dre cutting the creeps on the top lane. Now, Sean stealing here the Little Wanderer. Pero ito si Brother Sean being and Brother Tamis being aggressive against Sean. Pero wala, masakit yung Valir na yan, mga brother. Hisoka trying to set up. Pero ito, Paul is very delikado. Diba? Taglish ang galawan natin, mga brother. Supremo trying to be aggressive on their farm, mga brother. Trying to take the neutral, mga brother. AP, di ko lang yan ang post. Bidaw, mga brother. So, AP, ibig sabihin ang post. So, yan, mga brother. Relax lang tayo. Hintayin natin ulit ang update sa kanila. So, dahil dyan, patugtog tayo ng 10-10-10 and then record. So, nag-record lang. Hindi, gusto ko yung ano na ito eh. 10-10-10, mga brother. Ayan, 10-10-10 muna tayo. Nag-120 daw. Yan ang sinasabi ko, mga brother. Kahit gano'ng kalakas, walang malakas sa lag, mga brother. Walang malakas sa lag. Maniwala kayo dyan. Walang malakas sa lag. Lap trip to men. All-star to, ah. All-star ng setup na ito. So, nag-120 daw. Nagre-recon lang. Wait lang natin, mga brother. Take our time. Wag na nga yung 10-10-10 dahil mukhang magre-resume na sila. Pero with the setup, ah, maganda yung unang take doon. Ah. Hindi ina-expect ni Brother Dre na kasi medyo delay sila pumunta eh. So nauna na punta sa bush ata si Brother Dre on top. Then kala niya hindi na babackup sa top lane. Then went for the cut lane, pero hindi, since Vengeance lang meron siya, wala na. So game na daw, mga brother. Let's go, mga brother. We'll now proceed sa ating game. Resume na natin 'to. So ayan. Now, Hisoka, medyo delikado na ang kalagayan dito. Brother Lacto Bacillus trying to be aggressive together with Error Free using the Kaja. Pero nasa likod si Brother Supremo. Babackup pa naman. Magpa-flank dito si Brother Dre. Wala yung Benyas ngayon. Pero grabe yung damage input output dito ni Brother Dre. And a kill coming from Supremo. And Dre killing another, getting a revenge kill on the side of Team SRB. Pero ito, Paul, pumasok, wala lang, mga brother. Supremo trying to invade the red buff, mga brother. Huwag ka lang pumasok, Brother Paul. Hisoka trying to go for the kill, mga brother. Pero ito, tamang mambaw lang si Brother Paul. Error free, using Dre using the Vengeance. Wala nangyari, mga brother.
Now, the Atlas will go back. Pero ito patay nga naman. Off screen mga brother. Ang dapat nag-back na doon si brother Helkert. Pero he wants to go level 4 mga brother. Kaya as much as possible, gusto niya sana bumalik sa top lane. Pero hindi na binigyan ng pagkakataon ni brother Supremo. That is what you call IMBA Zambales movement mga brother. Pero ito na ang another rotation mga brother. 4-man gang on the bot lane. Tames is now on the verge of death mga brother. Pero ito ang sama ng pasok ni Gab. Ang gitil pasok ni Supremo mga brother. Patay ang ating Kimi mga brother. Lakto Masinus, level 3 lang yan mga brother. Wala rin flicker yan. Ang ganda ng balir doon. Ay hindi, may flicker pala. Pero yun mga brother, delikado pa rin siya. Walang magagawa dito ang team SRB. Shan is being very aggressive and on point lahat ng kanyang play mo prega doon mga brother. Pero top lane 1v1 at 2v1. Dre, medyo delikado ata. Pero hindi, Siga, alam niya ang capabilities ng isang Tamos mga brother. Pero level 3 pa lang ang ating Helkert. And now on the mid lane. And ang dami nangyari. Off screen, kill na naman coming from Brent mga brother. Aggressive gameplay on the team sa IMBA Zambales. They want another win. They want another fast game mga brother. Pero ito delikado ang lagay ni Gap. Ginamit niya purify. Patay pa rin coming from Brent mga brother. Wala siyang mana. Tamang mag-bout na lang yan. Ganun ang gagawin niya. Pero ito top lane being sustained by brother Dre. And now they will go for the objective I'm guessing. Pero ito tinitingnan na lang. Makukuha ata dito ang blue buff ng team. Since papunta pa lang si Kimi, makukuha na dito ang blue buff ng team SRB. So delikado na sila. Hisoka knows his HP is low, pero still alam niya kung paano siya magmamamba out. Alam niya na masusustain pa rin niya so far since wala pa namang core. Pero top lane dito still error free on the brushes. Level 4 camp. Level 4 na both the Helkert and the Kaja. So may peak of potential na yan. Pero itong Supremo trying to check Lacto Bacillus mga brother, pero wala. Yan ang sinasabi kong shield potential ng isang and mid lane potential. Ang lakas pasok dito si brother Supremo, pero ito Fatal Links pumasok din sa Tori mga brother. Ang lakas pa rin, ang lakas ng sustainability dito ng ating Esmeralda mga brother. Pero Gab trying to poke doon sa ating turret pero ito top lane na Dark Knight Falls being activated mga brother habang nagtatrabaho sa bot lane si brother Tames mga brother. Ito nice one, nice objective take gamit dito ang ating Bruno mga brother. And now aside from the ganks and rotations mga brother, meron tayong objective rotation pero ito error free trying to back out. Pero wala na mga brother, wala na back out dito. Tames doing staying mga brother. Tama lang ang ginagawa niya so far. Siya lang ang may ginagawa na maayos. Alam niya ang kanyang priority and that is the objectives, that is the turret mga brother and the lane. So ito, delikado kasi si brother Paul is being cornered here mga brother. Supremo and Brent trying to take the top turret mga brother. And whereas ito si brother Paul trying to farm mga brother together with Gab. No, so spread out dito ang team, nasa top ang Kaja, nandito sa gitna ang ating Atlas. Pero pumasok pa rin for star moon mga brother coming from Supremo. Pero ito natitrip na lang si Hisoka, alam niya na lamang na sila. So ito meron tayong 6k gold lead mga brother almost. Pero ito si Lacto Bacillus, wala nga naman tinamaan na kumuwala ng hanger mga brother sa sampahan, pero walang nakuwang damit. Pero ayan, brother Hisoka delikado, nakamabaot pa nga Tames, low HP mga brother. Supremo siga, pero hindi, ang ganda ng take ni brother Paul, ang ganda naman ng searing torrent mga brother, plus si Dre, sobrang siga mga brother. Pero wala na, mabaot na lang, nakatake pa nga lang dalawa doon ang side ng team IMBA Zambales. Pero si Shan, sobrang siga, grabe naman yun, nagtitip harapan yun. Pero si Grab na pa nga napasama. Diba? Parang bait lang ang ginawa ito ni brother siya na good shit yung TP sa mukha, no? Ibibait mo lang gamit ng TP. Pero ito si brother Paul, full HP yan. Si Shan siga pa rin. Alam niya, hindi siya matitake niyan. Tamang mambout lang din. Grabe. Dalawang malambot siya pero sinisiga pa rin. On point lagi ang searing torrent dito ni brother siya na. Maganda. Alam niya paano i-maximize ang bawat skill. Pero ito Tames trying to back the bottom lane. Brent just trying to take the turret mga brother. Dre now trying to tank everyone, pero ito si Brent trying to free hit on the back lanes. Pero Dark Knight Falls activated mga brother. Supremo in the middle of the clash mga brother. Patay, ubos lahat, ubos ang apat. 1 down, 2 down, 3 down, 4 down, and natira na lang ang ating emo terong hero, ang ating emo type na hero mga brother. Helkert gusto niya nagsosolo yan, kaso wala na eh. Hindi nila nagamit na mabuti ang Helkert mga brother. Ito na naman, 6 minutes in, pero nandito na sila sa third tier turret ng team
SRB. Pero ito, down pa nga si error free, mga brother. Walang error. Na-cornered ka na, mga brother. Walang free. Ikaw ay prisoner na dito, mga brother. Ang ganda ng pasok ni brother. Hiso ka doon with the bouncing ball and the first kill, mga brother. Tinitake na nila lahat ng objectives dito. Pero ito, Hail Mary full of grace ang kanyang ginagawa. Paul is doing his job. Yun lang ang gusto niya. Pero tinira pa siya ng Torre, mga brother. Alisa lang siya dyan. Still waiting. Baka naman ma-dep pa to, mga brother. Pero hindi. Focus bar na rin dito sa turret si Brother Brent. Pero ito nga, 7-minute game na naman. Isang mabilisang game na naman coming from the team. IMBA Zambales. Grabe! Pinaparamdaman nila, mga brother, ha. Pinapakita nila sa mga waiting teams, lalo na King Lang Kisaga po, na ganito kami kalakas. 18-2, just 2 kills coming from the side of SRB and 18 kills coming from the side of the fucking IMBA Zambales. So makikita nyo, mga brother, bakit sila, ba't IMBA ang tinapinangalan nila sa